Yo, what's up? So, MJCI race na naman po tayo this coming September 7 and September 8, Wednesday and Thursday po. So, sa Carmona po yan karera natin, ano? Okay, so merong tig 7 races po na inihanda ang Hilracombe sa mga araw na nakatakda. So, medyo manipis yung lineup kasi medyo hindi ganun karami yung mga naka-entry, pero mahirap pa rin yung ano, yung naka-lineup na mga panakbo. Okay, so bago tayo mag-start sa pagbibigay ng ating giya, magsa-shoutout lang ako, ano, shoutout po kina Maxi at Muknoy ng Pasay. From Benny Reyes. Okay po. Tapos shout out kay Boss Ed Gabaldon sa group ng Roswell Group. Shout out kila Papsi. Shout out din po sa group ng Refuse to Lose headed by Sir Choi Lopez. Okay po, so simulan na natin yung pagbibigay natin ng giya at korsonada sa araw ng Miyerkules. Let's go! Race number 1. Ang start ng first winner take all. Ang distansya po ay 1,300 meters. Hilracombe class 5 rating base 6 to 10 split. Okay, ang pili ko dito yung galing sa panalo na si number 2 French Leather. Okay, so si French Leather galing sa panalo, so ito na rin yung mga kalaban niya nung nakaraan. So medyo meron lang konting pagbabago kasi yung distansya medyo umikli. Pero para sa akin, lamang pa rin siya. Ngayon, maglalagay lang ako ng protection yung numero 1 na Sweet City. Si Sweet City, alam naman natin na matuling kabayo to. So, para sa akin, medyo maganda yung numero niya. Nung nakaraan kasi nasa kalabas-labasan eh. So, dito tingin ko, makaka-discarte ng maganda to or makakapwesto ka agad kasi maganda yung numero tsaka kukunti lang yung kabayo. So sana makasilat or makaraos. So para sa akin, race number 1, number 2 French Leather, second choice ko yung number 1 si Sweet City. Good luck. Race number 2, Hilracombe class 4 rating base 22 to 27 split. Ang distansya po ay 1,400 meters. Okay, so ang pili ko dito para sa akin, papaboran ko yung numero 7 si Darna. Okay, so si Darna yung pampremera ko kasi maraming matulin eh. Kumbaga, matulin si Bert Wright, si Magnolia Yana. Medyo, sa nakikita ko, medyo magkakaroon ng lutsahan dito. Pero nakita naman natin si Bert Wright nung nakaraan. Ang galing, di ba? From start to finish, talagang nasa unahan. So, baka ano lang, mapuwersa siya pagka pumatol sa kanya si Magnolia Yana. Kaya kay Darna ako. So, bali second choice ko si Bert Wright na rin kasi magaling naman talaga yung pinerform niya nung nakaraan. Tapos sama ko rin yung numero 3 si Yes Kitty. Kasi gaya nga ng sabi ko, baka magkaroon ng mga ng lutsahan. So baka magkaubusan sa mga nasa harapan. Si Darna kasi baka yung peso niya, yung timbang medyo 57. So baka maging din yon, maging disadvantage sa kanya. Kaya sama ko rin yung isang dirimate, si Yes Kitty. Okay, so race number 2, ang pili ko yung numero 7 na si Darna, numero 4 si Bert Wright,
Tapos yung numero 3, si Yes Kitty. Okay, so konti lang yung kabayo pero talagang ano to, medyo mahirap talagang tansyahin or kargolahin. Okay po, so good luck po. Race number 3. Pilracom Class 4 rating base 22 to 27 split. Okay, so 1400 meters din po ang distansya. Ang pili ko dito para sa akin, angat ng bahagya or lamang ng bahagya yung numero 4, si Buwayang Bato. Okay, so yan medyo maganda, tinatakbo niyan. So ang protection ko, tingin kong mahigpit na kalaban yung numero 5, si Rock Away. So yun nga, kasi medyo masama si ano ngayon eh, hindi ko alam kung masama o binabiyahe lang eh, si Arrogante tsaka si Iikot lang. So tingin ko kung si Rock Away ilaban dito sa karerang to or ilabas, tingin ko kayang mauna nito. So yun yung mahigpit na kalaban ni Buhayang Bato, kasi matibay sa harapan to si Rock Away. Okay, so parehas yan, isang bato tsaka isang rock. Okay, good luck. Race number 4. Pilracom Class 5 rating base 6 to 10 split 1,400 meters ang distansya. Okay, so ang pili ko dito yung numero 5, si Baby Boss. Okay, kaya lang si Baby Boss ano, question dilabas. Okay sana siya, kasi magaling naman talaga yung kabayo. Kaya lang syempre makiramdam lang tayo. Okay, so Baby Boss, no question, magaling yan, pang primera. Yung tingin kong Chachamba, yung numero 3, Wishful Thinking. Yung numero 6, si Advance Party, tingin ko Chachamba yan. Okay, so ulitin ko, race number 4. Number 5, Baby Boss, pwedeng suluhin kung palaban, pero kung medyo alanganin, maglagay ng protection. So may Chamba yung numero 3, si Wishful Thinking, or yung number 6 na si Advance Party. Good luck po. Race number 5. Pilracom Class 5 rating base 11 to 15 split 1,300 meters ang distance. Tingin ko ano, so solo na lang ako sa numero 5, yung Pretty Meadow. Okay, so tingin ko ano, kaya niya to, kaya niya yung IR dito, kaya niyang mauna. Kasi alam naman natin si Pretty Meadow, ano yan, magaling yan kapag ka nakaka bandera siya. Okay, so tingin ko lang, para sa akin yung numero 5, angat na angat siya dito. Although mababa sa laban yung numero 4 na si Regal, kaya lang hindi ko gusto kasi yung mga naging past performance niya, or pwede rin namang ano, pwede rin namang sinasadya yun na pasamain yung kabayo para madihado sa mga susunod na takbo. Okay, pero para sa akin, ayoko muna sa kanya, ha? So manalo na siya kung mananalo siya. Okay, pero hindi ko sinasabing hindi magaling yung kabayo, magaling yung kabayo, kaya lang ayoko lang muna sa kanya. Kaya doon muna ako sa numero 5, si Pretty Meadow. Okay po, so good luck. Race number 6. Pilracom Class 4 16 to 21 split 1,400 meters ang distance. Ang pili ko dito yung numero 3, si Greatest Joy. So galing sa dalawang dikit na panalo to. So magaling tong kabayon to, no? Gaya nga ng sabi ko kay Baby Boss, so makiramdam lang tayo kung ilalaban. Okay, so tingin ko naman kung mananalo si Baby Boss sa race number 4, tingin ko obligadong manalo rin to yung Greatest Joy. Okay, pwedeng suluhin to pagka ano, pagka palaban talaga siya. Angat na angat siya dito.
Okay, so kung medyo maging alanganin o pag ito biglang hindi in-interest o inilaban o inilabas, tingin ko pang-all na to eh. Pang-all na tong race number 6. So, magulo na yan. Ano na yan, anybody's race na yan dun sa ibang kalaban ni Greatest Joy kung hindi mag-i-interest si Greatest Joy. Okay, so itong ilalabas, Greatest Joy, walang duda, patok yan. Okay, so kayo na lang po mamili ng ano, tingin nyo pwedeng pang-protection kapag ano, alanganin kayo kay Greatest Joy, okay? So, good luck po, good luck. Race number 7, Philracom Class 4, 28-33. Ang distance po ay 1,400 meters. Okay, so paratingan ng mga exotic bettings, ano? So, huwag kayong magsisingle, okay? Although, angat dito si Early Bird. Kaya lang si Early Bird, eh, alam nyo naman, ang dami ng ano nito. Ang dami ng, kumbaga, yung naging issue nitong kabayon to, no? So, para sa akin, lamang si Early Bird or hindi ka dapat mawalan yan sa paratingan. So, lagyan lang natin ng protection. Ang tingin ko na pwedeng tumalo sa kanya, yung coupled runner na numero 1, si American Dream tsaka si California King, okay? So, si American Dream, ang galing nung last run niya. Segundo siya kay, ano, kay Super Former. Nose lang ata sila nagkatalo noon. Tapos yung California King, tingin ko meron naman yan. May buti yung kabayong yon. Kaya lang eh, medyo hindi pa ganun kahinog eh. Okay, so okay na ako sa race number 7, yung Early Bird tsaka yung couple entry na American Dream at California King. So, natapos na tayo sa pagbibigay ng ating giya. Uulitin ko lang po yung ang lagi kong sinasabi na ang aking giya ay sariling korsonada ko lamang, sariling basa sa laban, pag-aanalisa, wala pong halong impormasyon. Okay, so pagdating po sa tayaan, eh, kayo pa rin po ang masusunod. At isa pa, wala pang daso, ano. So, yung tanging guide ko lang na tinignan yung kopya pa lang. So, hindi ko masasabi kung yung mga napili ko eh puro liamado. Okay, so ayun ho. So, basta kung sinabi ko lang kung ano po yung tingin kong lamang para sa akin. So, good luck po. Naway magsitama po kayo. Happy racing!